Okay. Hello. Handa na po ba kayo? Okay, kasi kayo na po ang lahat. Alina Jesus, Alina, Alina Jesus, Alina. Kasih ulay sinaloob mo, O Diyos, kalikasan ng tao. Sa kanyang paglingkod ay inawa mo, sa paglingkod sa iyo. Halina Jesus, halina, halina Jesus, halina. Sunod. Pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Mga kapatid, sa madalang pag-iibang ito, sama-sama natin tulog ang ating mga panalangin para po sa taong ito, 2015, ilang pinagandaan natin ang araw ng pagkamanangan ng Panginoon sa Kristo at parangin sa taong darating sa 2016. May pinahayag ko ng Santo Papa at pasimula ng taon ng awa at sama-sama natin tulog sa pagkakapal na lahat ng ating mga panalangin at ang pagkumala ang patuloy na awa at pag-ibig ng ating Ama sa Salam. Ano bang maging karapat dapat tayo sumanap, pagsisiyan natin ang ating mga kasalanan. Inaang ko sa kapatangyayang Diyos at sa inyong mga kapatid na luma akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa ating pagtutulak. Kaya sinasabi ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga mahal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoon ating Diyos. Tawag tayo ng mga pangyarihang Diyos at tawarin tayo sa ating mga kasalanan at magdubayan tayo sa buhay na walang Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dear Peter Bernie, ama naming mga pangyarihan, ama naming mga pangyarihan, itinuturong mo ang inanda namin, itinuturong mo ang inanda namin, ang daraanan ng Mesiyas. Huwag mong ipaintulot na Panginaan ng Loob. Kaming itinataguyod ng kagalingan ngayong iyong dulot. Sa pamamagitan ni Jesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Saan ninyo ngayon ipaparaig ang Diyos? Sa siyay kayo na itutulad. Tumingin kayo sa pangkalamitan. Sino ba ang lalikha ng mga lutuloy? Sino ba ang sa kanyo may nagpapakalamitan?
paglilo at ibaigang tumatawag sa kanilang pangalan. Dahil sa kanyang kapangyarihan, isang may wala siya na kaligtaan. Israel, bakit ikaw ang nililigla na tila di alipanak ng Panginoon ang kabalisahan mo at tila di pasirang iyong kaapihan. Di ba ninyo alam, di ba ninyo talo na itong Panginoon ang lalahang Diyos. Iaalan siya ng buong daigdig. Hindi siya napapagod sa isipan niya. Walang makatataraok ang mamalimit na papagal ay pinalalakas kahit sa bataan ay napapagod at nalulutan sa sayo. Ngunit ang nagtitiwala sa Panginoon ay magpapanibagong sigla. Ang lakas nila matutulong sa walang pagod na pakpak ng agila. Sila'y tatakbo ng tatakbo, ngunit di mahihina. Lalakad ng lalakad, ngunit hindi makapagod ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos! Panginoon, papulihan ang akong sariling buhay. Panginoon, papulihan, purihin mo ang kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa puhina. Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papulihan. At huwag mo nilimutin niya o kanyang kabulihan. Panginoon, papulihan ang akong sariling buhay. Ang lahat kong kasalanan, siya ang nagpapatawad. Ang anumang aking sakit, ginagawa niyang lahat. Sa bilig ng kamatayan, ako ay iligtas. At pinagpapala ako sa pag-ibig niya at habag. Panginoon, papurihan ang akong sariling buhay. Kay ganda ng kalooban, makabagin itong Diyos. Kung magalit ay barayot, kung umibig na may dugot. Kung siya ay magpalusad, di katumbas na pagsuway. Di na tayo sumisiyo sa nagawang kasalanan. Panginoon, papurihan ang akong sariling buhay. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia! Noong panahon, sinabi ni Jesus, umapit kayo sa akin kayo lahat na napapagal at napipigatan. Sa iyong pasanin at kayo'y pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamato at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Sabagat maginawang gabi ng aking pamato at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Paupo na po tayo. Hello. Bahagi ng ating pagkibos ngayon na inaanilaan tayo ng Panginoon. Ano sabi niya? Lumapit kayo sa aming
kayong lahat na napapagod at nabibigatan sa inyong pasanin at kayo'y aking panginginhawain. Sumapit tayo kay Jesus, kayong mga nabibigatan at nandunong paypay. Ito sabi niyo, hindi naman kami napapagod. Kasi mga bata kayo, no? Lagi kayo may lakas, energetic. Mga kumisan pa nga ay magugulo. Pero bahagi yung pagkilos natin sa taitig nito, kung inyo pong napakinggan yung unang pagbasa sa aklat ng Propeta Isaias, anong sabi nga sa aklat ng Propeta Isaias? Sabi niya ay, kahit kabataan, no? Nais ko lang ulitin, kahit kabataan ay napapagod at nandulupay-pay. Kahit na raw kayong mga kabataan, kasi mas matagal kayong mapagod kaysa sa mga matatanda. Pero kayo rin, napapagod din kayo. Nandulupay-pay din kayo. Nabibigatan din kayo sa inyong mga sinadala. Hindi lang siguro sa inyong pag-aaral, ngunit sa inyong pagkina sa daigdig na ito. Pero ito yung panyaya ng buong kapag. Kapag napapagod kayo, anong sabi ni Jesus? Lumapit kayo sa akin. Well, kapag napapagod tayo, kanilang ang ating ginagawa ay magpay na. Pero kung sabi ni Jesus, kapag tayo napapagod, tayo ay lumapit kay Jesus. Lumapit tayo sa ating Diyos. Sa dinawan ng inyong katatayuan, maaaring marami kayong iniisip, marami kayong pinag-aaralan, marami kayong project, huwag inyong kalimutan ang Diyos. Bakit? Sa dinawan ng marami inyong pagod sa Jesus na magbibigay sa inyo ng kapahingahan. Kaya ito yung bahagi na nangis na ipagkaroon ng buong ikapag. Katahimikan at kalakasan. Bahagi na kung saan ay doon lamang natin masulungkuman sa ating Diyos. Kaya nga po, anong pahayag ni Propeta Isaias? Ngunit ang nagtitiwala sa Panginoon ay magpapanibagong sigla. Magpapanibagong sigla. Ibig sabihin, bibigyan tayo ng lakas ng Diyos. Lumapit tayo kay Jesus. Saan tayo lalapit? Well, isa lang ako dito sa pamagitan ng aming pagdarasal. Ngayon, tayo ay sa banal na pagdiriwang ng misa. Bahagi yung huwag namin kalimutan sa Jesus ang pagkakataon na kung saan ay magbibigay sa atin ng lakas. Kaya nga po sa taon na ito, binibigyan ng pansin ng Filipino family, the missionary of the Holy Eucharist. Makita natin sa Jesus dito sa banal na pagdiriwang ng misa. Mag-misa tayo. Umatid tayo ng misa. Pag-araw ng Linggo at Pesta ng Panginoon. Sino sa inyong sisimba every Sunday? Napakunti magsisimba, no? So, magsimba pag-araw ng Linggo. Magkakalimutan. Bakit? Dahil tumulong tayo bibigyan ng lakas ng Diyos. Sinusunod niyo, Father, marami na kami ginagawa. Mabibisig-sisig. Kaya magkailangan nyo magsimba. Bakit? Bibigyan kayo ng lakas ng Diyos. Bahagi yun, huwag nang ginagalimutan. Kung isa tayo ay tinakaman, napapagod, nagulupay-pay, nagihina, magsimba tayo.
at palalakasin tayo ng sino na yung pangako. Magdiwala kayo sa akin. At ito ay binibigay na sa akin sa loob ng banal na pagdiriwang ng misa. Kung kahit na lang hindi araw na linggo, no? Pwede yung kayo rin magsimba. Bakit? Doon tayo bibigyan ng lakas ng Diyos. Yun ang ating spiritual na pagkain. Lalo-lalo na yung mga tumatangga ng kukunyon. Sino yung mag-first communion na yung tao nito? Tapos na naman, mag-first communion, tapos naman. Yan, no? So, sana po ay higit natin mapahalagahan na makatanggap tayo na po ng kukunyon para kung tayo sisipa, pwede na tayong mag-kukunyon. Tatanggapin ninyo. Sino tatanggapin ninyo? Jesus! Si Jesus ang nagbibigay na yun ang sabi niya, lumapit kayo sa akin, kayo lahat na nakamagal at nabibigatan at kayo'y aking pag-ibig hawain. So yun, pero hindi lang ako sa loob na parang pag-iwan ng isa. Kahit na ulit bumisita kayo sa parang sa kamento sa ata, sa parish church, na yung simbahan natin, yung parokyang simbahan doon sa Adelina 1. Sino sa inyo nakapunta na sa Adelina 1? The same Martin de Forest Parish. Sino na? O. Kung hindi nakapunta kayo doon sa yan sa bayan, yung simbahan sa bayan sa San Pedro. San Pedro Apostol, sino nakapunta na sa inyo San Pedro Apostol? Yun. Yung maraming simbahan doon. Kahit na walang misa, yung tawag natin na bumisita kayo sa Blessed Sacrament. Kung makapasok kayo ng simbahan, doon sa mitra, may pakikita kayo Blessed Sacrament, yung pinaglalagakan ng katawan ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Anong pamantayan? Yung mayroong ilaw. No? May makita kayo sa bawang simbahan. Yung parish church, ha? Hindi lang yung chapel. Na mayroong may ilaw. Mayroong may ilaw doon sa gitna, yung sa harapan, sa altar. Ibig sabihin, ay naandoon si... Sino na roon? Naandoon si Jesus. Sa atyo ng tinapay. Bisitahin natin si Jesus. Ang tawag na natin ang pagbisita sa banal na sakramento sa akin. Pero ngayon, dinawis ng Diyos. Nanamuro siya mismo. Pero sabi ko, Father, kahit naman siya, nandoon ang Diyos, yes. Everywhere, God is present. Pero, yung banal na Eucharistia, ang banal na Eucharistia ay kung tawagin natin nandoon yung real presence of Christ. Hindi lamang si Espiritu. Ngunit nga rito si Jesus. Kaya mamaya, yung mga katatang ng mundo, ano na sabihin sa inyo ng pari at sa inyo ni Sir? No? Kapag ay tatanggap na tumayang sabihin sa inyo ay katawan ni... Katawan ni Lord. Katawan ni Kristo, ni Jesucristo. So, ang tinatanggap ninyo ay hindi na kunyari katawan ni Kristo, ngunit katawan mismo ni Kristo. So kaya, kahit ano lang sa loob ng banal na pagduriwan ng misa, ninanawis ng Diyos na siya ay mapasalit na natin sa banal ng sakramento sa altar. Manalangin kayo. Manalangin kayo. At pangatlo, ano mga una, umatay na ang misa. Pangalawa, bisitahin si Jesus sa banal na sakramento. Masabihin na ninyo, una, umatay na ang misa. Sabihin sa bahay. Umatay na ang misa. Pangalawa, ay bisitahin si Jesus sa banal na sakramento sa mata. Banal na sakramento sa altar. Banal na sakramento sa
manalangin. Manalangin! Kaya ng panalangin, ay iba't iba kaya ng panalangin, no? Maaari yung sarili mong gawa, no? Ang mahalaga, magdasal ka, no? Sa isang tabi. Yung sabi ng Panginoon, no? Ay bahagi na kung saan ay nais kong ikaw ay makapili. Kasi sabi mo, lumapit kayo sa akin na ba kayo ng papagod at nabibigatan. No? Magdasal kayo. No? Maging yun man ay yung alam natin sa dalangin na itawagin namin ay form of prayer. No? Darasal kayo ng naman namin, Apaginaw Maria, Papuri, o mas lalong maganda ko kapag alamin mo yung dasal ng Santo Rosario. Yung banal na Rosario. Sino sa inyo meron ng Rosario? Ako, sino lang ang Rosario? Sana po ay tayo ay makapagdasal, no? Ng banal na Santo Rosario. Kahit yung panasan ako ay paparo. Bahagi yun ako sana po ay may dulog natin. Ay kahit patuloy na magdasal, kahit na doon muna sana pa namin matutunan natin. Maaaring marami tayong pwede matutunan sa katikusan. Kaya muna ang pwede lahat ay huwag natin kalimutan ang pagdarasal. Bakit? Kasi yun ang siguro. Ano? Lumalapit tayo kay Jesus. No? Yun ang paliwanag. Kapag tayo nagdarasal, lumalapit tayo kay Jesus. Kapag tayo nagkakasala, lumalayo tayo kay Jesus. Kaya napakalaga po, no? Na tayo magdasal. Tayo ay lalapit kay Jesus. Na magbibigay sa atin ng kapahingahan. Kasi matatang ito. Ito po na doon ito ang huwag natin kalimutan. Magbahagi ng isang pagkilos na lubos natin maulawang. Kasi pwede sabihin natin na ay tinatawag ko naman sa Jesus. Pero kung hindi kayo naghihimpa, wala. Yan ay growing lamang. Kung hindi kayo buwibisita sa banal na sakramento sa altar, kahit na kausapin mo si Jesus, o kahit na mapadaan kayo doon sa simbahan, sa parokyang simbahan, ay kawayan naman lang si Jesus. Huwag yung kalimutan na naroon si Jesus. Palagi naghihintay sa atin na ano? Magbibigay ng lakas at kapahingahan. Lakas at kapahingahan. Bitang ito ng ginagalagaya dahil namin, pagod na pagod ako. Bakit? Nakalimutan natin si Jesus. At pangatlo, tayo magdasal. Sabi ng sinabi ko. Lalo-lalo na ng Santo Rosario. Kahit ako sana, no? Bago man lamang tayo matulog, no? O pagkagising natin. Huwag natin kalimutan na lalo-lalo na sa pagtulong natin kasi tayo magpapay na sabihin namin na samahan tayo ni Jesus. Marami yung tao hindi nakatulog. Bakit? Pagod na pagod sa maraming problema. Pagod na pagod sa problema ng kanyang sarili at tumisan pagod na pagod sa problema ng kanyang pamilya. Isang maragayo. Magdasal. Magdasal. Nakikita mo, bibigyan tayo ng lakas at kapahingahan ni Jesus. Ngayon ang huwag natin kalimutan. Sinasabi ni Jesus, ang sabi ni Jesus, lumapit kayo sa akin, kayong napapagali at nabibigatan. Bulitinan ninyo, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagali at nabibigatan. Isa ba nga? Lamit kayo sa akin. Lahat kayong napapagal at nabibigatan.
sa ba? Bumalik kayo sa amin, ngayon lahat na nakapagal at nabibigay. Sino may sabi noon? Jesus! Jesus! No? Kaya sama-salaman natin, no? Idalangin sa harapan ng Panginoon ang ating mga panalangin. At ang ating mga dala-dala problema, no? Sa ating sarili at sa ating pamilya. Iaray natin kay Jesus. Sa banal ng pag-uwa ng isa, lalo-lalo na ho, no? Sa panahon ng pag-aalay, isama namin ito sa ating mga alay. Mag-tayo na. Sinabi ni Jesus, lumabig ka sa akin, mga kayo na hirapan na may pinapasay at pagiging awalin ko kayo. Buwang niwala sa panahon ito, idulog natin sa kanya ang ating mga pamahalaan. Jesus, maawa ka sa amin. Ulitin natin. Jesus, maawa ka sa amin. Ang Santo Papa at ang Obispo ng Simbangan, naway gabayan tayo sa daan ng kapayapaan at pagkakasundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Jesus, maawa ka sa amin. Ang mga pinanghihinaan ng loob dahil sa mabibigat na pasanin sa buhay, naway makahanap ng kandungan sa Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Jesus, maawa ka sa amin. Ang mga naliligalig o nagdaranas na kaguluhan ng isip, naway makatagpo ng kapanatagan kay Kristo, matalangin tayo sa Panginoon. Ang mga pinahihirapan ng karamdaman at pananakit ng katawan, naway makatagpo ng ginhaw at paggaling sa pangangalaga at malasakit ng mga tao, kumakalinga sa kanila, manalangin tayo sa Panginoon. Ang mga namayapa na ay makatagpunawa ng walang hanggang kapahinganhan, manalangin tayo sa Panginoon. Ang maraming nasa langit, ipinangako sa aming anak na kami kanyang paninawain kapag kami ay nahihirapan. Loobin mo na sa buwin ay makasunod kami sa kanyang paggabay at malakasin kami upang maging mga kasangkapan ng kanyang kasayapaan. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Nakikipo po ang pag-aalay. Thank you.
siyo tayo po ang lahat. Magandang ang mga kapatid ko, pagpapalahari natin ang kalugan ng Diyos na pang makapangyarihan. Ang kapinawaan ng Panginoon, ito paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan ng sa buong kabayanan niya pala. Ama namin, Lumita, may hari na ang Diyos sa mga makapag namin pag-ibot. Sa pag-anaw na may tinatag ng imanak, nasa pahinabang sa iyong pag-ibot sa amin na. Sa pamagitan niya ang kasama ng Espiritu Santo, magkasawa niya ang mga. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Taas ang marami sa Panginoon. Salamatan natin ang Panginoon ang ating Diyos. Malapat na siya ay pasalamatan. Ang maraming makapangyarihan po nila malapat na ikaw ang aming pasalamatan. Sa pamagitan ng Yesu Kristo na aming Panginoon. Ang pag-usubo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang na pinanggitan ng mahal na gano'y kanyang inyong tunay. Sa pangyarihan ng Espiritu ng Banal, ang pagdating niya ay bilahagin sa Juan Bautista ng kanyang pagbibinyag. Ngayong pinag-aataan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nanalang tubos na makaharap sa kanyang kanatinaw. Kaya na isa ng mga anghel na nagsisiawin ng pagpuri sa iyo ng walang pahay sa kalangitan, kami nagbubuli sa iyong kadakila. Santo, 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 ang Diyos na makapangyarihan, makukuno at langit at lupa, ng kalalakihan mo. O sana, O sana, sa kaitaasan. Pinagpalaan na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana, sa kaitaasan. Upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yesu Kristo. Bago niya pinagtinsang pusa ng loob ng Panginoong Diyos, inawa ka niya ang tinapay, pinagsalamatan ka niya, pinaghapin natin ngayon ang mga posa niya ang mga kapatid sinabi, ang gabi ninyo lahat ito at amin. Ito ang aming katawan, higyan ang loob para sa inyo. Ngayon din naman ang matapos sa mabuhay, unawa ka niya ang alis. Muli ka niya ang pinasalamatan. Iniabot niya ang alis sa kanyang mga lagad at sinabi, ang labinin niya lahat ito at inunin ko ang alis sa aking dugo ng bago at walang nagtipan. Ang aming dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa atin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo na nabuhay, si Kristo na buhay, si Kristo babalik sa wakas ng panahon. Ama, pinagawa namin ngayon ang paglalo sa pagamuday, giling patabuhay ng mga lak. Kaya niyaari namin sa inyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang alis na nagkakalawag ng kaligtasan.
Kami nagpapasalamat at kami minarapan na tumayo sa harap mo para mag-input sa iyo. Ngayon sinasabi namin kami magsasalo-salo sa katawan at tubuhin ni Kristo. Ayaw mo ang Lord sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, tingabing mo ang simba at laganap sa buong detik o susunod kami sa pag-ibig kaysa ni Francis. Ni Benaventura, anang dalang kapatid. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na umlay na may pag-asang sila'y muli mabubuhay. Dahil din na lahat ng mga kumanaw. Hawa ko sila patuloyin sa iyong kaliwanagan. Hawa ang pangyapatid at lahat ng mga sa iyong buhay na umukas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria nila ng Diyos, kaysa ng mga apostol na lahat ng mga kumanaw, inamuhay dito sa naibig ng kalubig tubod sa iyo. May pagkiwang naman namin ang pag-ipulong sa karangalan mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya sa Kanya ang lahat ng parangal mabuhay sa iyo, Diyos sa mga magkapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggang. Amen! 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 Kanino tayo lalapit kapag tayo napapagod? Kay Jesus! Kaya sama-sama natin gilong kay Jesus na bigyan tayo ng kapahingahan at kapayapaan. Cordero ng Diyos na nag-aaral.
pero nito. Ito ang nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mga palad ang nangyayahan sa butin ng Cordero. Panginoon, hindi ako ang karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay babalik ako. Yung pinangungun niyang pahanay na pusa itna, dalawang hanay. You see.